Good morning! Today is Monday. Early in the morning. Early na guys. So, ano na. 8:20 na dito. So, hahatid ko si Liam sa school niya. And then, diretso ako sa ano ko guys. Sa, alam mo natin, ang secret ah. Dito na nagsalamin no? Pupunta ako sa ortho ko, guys. Ortho dentist ko. Are you ready, Lee? Yeah. Okay, where is my key? A car key. Here. Oh, thank you. Your eyes are so big. Thank you. Mom, you did not do this. Yuck. You did not do this. I know. Say hi. Hi. So let's go. Can you go out first and I will turn it on the alarm? Yeah. Maybe I'll put you in the... Let's go. I need to buckle you up first, okay? But keep the door open. And... Mom! Keep the door open. I will. When I buckle you up, I will. Get your teeth so... You don't lock the car. Okay. Get the key. Mom, leave my door open. Okay. Hi. Hi. Leave the door open. I will leave that door open. What door? Leave this door. I will. Don't close. I won't. Hi. Are you ready? Yeah. Okay. Mom, all at once of $1,000. Can you be that one? 800-525-5683. Hi guys. Ano ba tong ano ko? Kamera ko ba kasi? Ayun yung humawarap sa akin. Hanap niya si Liam. So magdadrive muna ang catch. And... You ready? Yeah. Okay. Hi guys! Dito ako ngayon sa ano, ng Panera. I'm not sure if makikita nyo ba yan. Panera bread. Kasi bibili ako ng lunch namin ni Grandma. Pupuntahan ko siya ngayon sa bahay. Dapat mamaya ko pa siya pupuntahan, guys. Kaso lang tumawag yung anak niyang babae na puntahan ko si Grandma kasi na ano kasi si Grandma may sugat ba sa ano niya, sa braso niya. So kailangan kong i-dressing 'yun. But pa-lunch naman ah. So before ako didiretso sa bahay niya, bibili muna ako ng ano namin guys, makakain. Kasi every time na pupunta talaga ako sa bahay niya, nagdadala ako ng food. Kasi hindi na nga makap-drive si Grandma guys. So kailangan niya ng dalhanan ng pagkain sa bahay niya. So eto, nag-order ako online. Pero ano na lang. Ano ba yan? Doon na lang ako mag-order. Nahiya ako guys kasi yung... Umuwi muna kasi ako ng bahay, nag-take ako ng pain reliever kasi super sakit yung ngipin ko na inadjustan kasi ngayon. Inigpitan yung ano ba, yung braces ko guys, sumasakit. So, umuwi muna ako ng bahay and then after that, nagpahinga muna ako ng 20 minutes and then pumunta, nag-drive na ako papunta ng ano, Panera Bread. Hindi ko na malaya na yung ano ko pala guys, yung ano ba yan, yung sandal ko is pang bahay.
No, sana hindi naman tumapansin. Ayan, madumi pa. So, okay, let's go. Bahay ni Grandma. Uwi na ako ng bahay. Tapos na rin kami nag-usap ni Grandma. And yun, nagreklamo sa siya kasi sabi niyang ganun. Ayusin ko muna to. Okay. Wait. Okay. So, Uy! Ano bang nangyari sa'yo? Ang gulo naman ng ano na to? Okay, you see me? Okay, dyan ka lang. Paikot-ikot ka. So, may share ako sa inyo guys, no?
Tapos na yung ano namin, lunch pala kanina, and then naanuhan ko na rin siya na napalitan ko na rin ng band-aid ba yung sugat niya. Mabilis kasi magkasugat si grandma, yung kunting ano lang ng ano niya. Siguro super ano na yun, pag tumatanda tayo na una, ano na kasi yung collagen sa katawan natin o sa ano natin, sa mga bones natin at sa skin, kaya super nipis na lang talaga ng ano guys, ng skin ni grandma. Ang bilis niyang magkaroon ng pasa, although wala naman siya yung sakit na yung low blood siya guys. Ang bilis niya lang talaga magkaroon ng pasa at saka ang bilis niyang maano ba yung masusugatan. So ano ko sa inyo, i-share ko sa inyo kasi may nag-comment na why not daw na from ano yung ang pangalan niya is Andre. So yung comment niya kasi about doon sa nakahanap na kami ng bagong titirhan ni grandma, yung comment niya is she can actually ang comment pala ni Andre is she can actually watch her or taking care her mother-in-law with her own home comfort instead of nursing home. Habang ganun ba, maano pa dito, maano naman yung ano niya, yung kasi sabi niya ganun kasi ang nakapag-work na siya sa ibang senior homes guys, nakapag-work na siya sa ibang senior homes, hindi maganda, which is ano naman talaga yung marami naman talagang ano, marami tayong naririnig or someone may naka-experience na hindi maganda yung ibang nursing home. Pangit yung pag-treat nila sa matatanda. Ang daming nangyaring ganun guys eh. Before we decide na kasi hindi naman ako nag-ano lang naman ako guys na nakikinig lang ako kasi hindi naman ako yung anak niya. Yung anak niya is yung anak, yung mister ko at saka dalawa kasi sila. Mister ko at yung kapatid niya. So, nakakinig lang ako kung ano yung mga, kung ano yung desisyon nila para sa nanay nila. Si grandma kasi, ano na siya guys, na may dementia na siya. And hindi na kayang alagaan yung sarili niya sa bahay niya. Kasi paminsan-minsan, nag-hallucinate na siya guys. Yung may hallucination na siya ba na minsan-minsan tumatawag sa anak niya na may tao daw sa backyard. Ilang pulis na yung pumunta dyan sa bahay niya kasi nga natataranta din yung anak. Kaya pumunta yung tumawag yung anak na anak niyang babae sa police station na can you please check to my mom's house kasi my mom called me na may ano daw, may tao daw sa ano niya, backyard niya. So, I think 100 times na yan namin naririnig guys sa kanya. And then, last time, yung pinakamalala talaga is may napulot na pusa si grandma sa labas. And then, the next day, namatay yung pusa sa loob ng bahay. And tumawag siya sa anak niya, sabi niya ganun, may patay na tao dito. Siya, ang ano naman ang anak, hindi naman nataranta yung anak niyang babae. Hindi siya makatawag sa asawa ko kasi nga, laging nag-overseas, my flight yung asawa ko. So, tumawag yung anak niyang babae sa akin, can you go to mom's house and check her? Sabi niya ganun. Kasi may patay daw na tao sa loob ng bahay niya. Only if we find out, alas 8 yun ang gabi, so dinala ko yung dalawang bata dun sa bahay niya guys. Pagdating namin, talagang ano siya guys, yung grabe yung hallucination niya talaga na ano talaga niya na yung nakahiga sa ano niya, sa carpet niya guys, is tao talaga, which is patay na pusa yun guys. Ganun ang malala na yung ano ni grandma ba, yung dementia niya. Talagang iniyakan niya until dumating yung point na ayaw niyang i-let go yung pusa. So, sabi ko sa tinawagan ko yung kapatid ni Mr. Sabi ko, ayaw. Kasi gusto ko sana ilibing. Ayaw niya. Binawi niya sa akin. Tapos, tinawagan ko yung kapatid ng asawa ni Mr. Sabi ko, ayaw i-let go ni mom yung pusa. Napatay na pusa. So, alas 9 ng gabi, pumunta yung kapatid ni Mr. Medyo malayo yung bahay niya from bahay going to grandma's house. Pumunta doon yung kapatid ni Mr. Nag-away sila. Dumating yung point na, di ba, yung mga dementia. Nagiging violent sila, guys.
So nagkasakitan sila, sinaktan niya yung anak niya. Kaya isa din yun sa rason na kaya nakapag-desisyon yung asawa ko at saka anon yung kapatid niya na kailangan talaga nilang dalhin si grandma sa ano ng ano yung facilities ba ng matatanda na nagki-care ng may dementia, kasi hindi namin sila, hindi naman namin pwedeng i-check siya every one hour. May kanya-kanya din kaming ginagawa. Busy na yung kapatid ni Mr., may trabaho din. Ako naman, kahit stay home ako, busy din ako dito sa loob ng bahay, guys, kasi may dalawa din akong anak. Which is, yun nga, back to ano tayo na nung before nila pinag-desisyonan yan, I already suggest na why not dito si ma'am sa bahay namin. Para lagi ko siyang makikita ba? The problem is, wala kaming space for grandma. E alam niyo naman sa kanila, hindi naman yan, not unlike sa atin, tayong mga Asian, talagang gusto natin na yung parents natin kahit matanda na, nasa poder natin, di ba? Kasi ako nakapag-work din ako sa Hong Kong. Yung bahay ng amo ko dati is super liit. Ako natutulog na lang ako sa sala, guys, na nilalagyan ng curtain. Kasi sa isang room, yung dalawang nanay at tatay ng amo kong lalaki. Tapos sa isang room, yun yung mag-asawa at saka yung dalawa nilang anak. Kasi maliit lang yung apartment sa Hong Kong. Okay naman. Ang problema dito, guys, almost, pero most sa mga ibang matatanda dito, gusto talaga nila ng privacy. Yun ang pinakaano nila. And they want bigger place. Kasi nga, si yung mother-in-law ko, yung nung nag-check na kami ng mga rooms doon sa assisted living, ayaw niya ng isang room. Gusto niya dalawang room, dalawang bathrooms. She prefer na bigger place yung titirhan niya, guys. Ayaw niya. May extra room kami dito, dyan sa office, kaso lang maliit siya. Guys, kaya hindi pwede si grandma dito sa bahay namin kasi ayaw din naman niya. Kasi wala naman kaming extra space. Although na malaki yung living room namin, malaki yung extra room, yung isa pang room namin, kaso lang yung higaan ni grandma is maliit kung ilalagay namin siya sa office. So yun yung rason na hindi pwede si grandma dito. Hindi din namin siya maanuhan ng yung i-check na every hour kasi maano naman yung every hour namin siyang i-check, guys. Ayaw naman niya yung ganun. And ayaw niya din magpaalaga. Alam niyo naman, ibang matatanda dito, matigas na rin ang ulo. Kadalasan sa matatanda dito, guys, matitigas ang ulo. Sabi niya nga sa akin kanina, sabi niya ganun kasi pabago-bago yung isip ng matanda. Ayaw na niya mag-stay na ng, that before, nag-agree na siya na mag-stay siya ng assisted living. Kanina naman, nag-usap kami, ayaw naman niya na mag-stay sa assisted living, guys. Gusto na niyang bumili ng apartment kasi kaya naman daw niyang bumili ng apartment. Sabi ko, ay naku, ang gulo. Inaano ko na lang siya, guys. Hindi ko na lang siya binabara kasi hindi naman niya ako tulay na anak. Barabarahin ko siya. Iano ko na lang ko yung mga sinasabi niya. Although sa katandaan, hindi na masyadong naiisip ni grandma kung ano yung mga pinagsasabi niya. So, yan. Bahala na si mister ko at yung anak niyang babae kung anong gagawin nila sa nanay nila. Basta ako, nandito lang naman ako, guys. If kailangan ako ng biyanan ko, nandito. Pinupuntahan ko siya. Pag tinatawagan niya ako, pinupuntahan ko siya, guys. Dinadalhan ko siya ng pagkain, kung anong mga kailangan niya. Kung gusto niya ng groceries, dinadala ko siya sa groceries. We invite her 3 times a week. Dinner or dinadala namin siya sa labas for lunch, ganun. Sabi niya ganun kanina, nagreklamo siya kasi daw yung wala na daw siyang pedicure. Umaano na daw, almost 2 years na daw. Pero hindi, yung 2 years, guys, ha? Pag-anam ko, na-remember ko, I think 6 months ago. Pero si grandma kasi hindi sanay nung yung 3 years ago, nung nandito ako. Ay, nako, talo ako niyan. Si grandma, parang twice a month yan siya nagpa-mani and pedi, guys. Ganun si grandma ka, siya.
ka-arte si grandma. Hindi naman ma-arte. May ibang term. Ganon siya ka, alaga sa sarili niya, guys. Nagpapasalon yan every once a month. Ganon siya. Kaya, sabi niya, ganon. Nagreklamo siya. Ito nga, sabi niya, ganon, alam mo ba, yung paa ko hindi na linisan for almost 2 years na. Sabi ko, hindi 2 years. Naalala ko, sabi ko ganon sa kanya. Parang 6 months ago, dinala ka ni Claudia, nagpalinis kayo ng paa. Sabi niya, oh yeah, I remembered it. Sabi niya ganun. So yun, tinawagan ko yung anak niya. Sabi ko, saan ba ito nagpapalinis? Kasi maarte talaga yung Byenan ko, guys. Ayaw niya kung saan-saan ko siya dalhin. Maraming nail salon dito. Gusto niya talaga kung saan niya gusto, nahiyang siya. Yung sabi niya, doon mo ako dalhin. Sabi niya ganun. Ayaw na niya yung mga pinupuntahan ko ba, which is pareho din naman bayad, pareho din naman yun ang linis, guys. Pero, choice na yun, diba? Wala tayong magawa. Ang gagawin ko is, ipag-drive lang siya, guys. Pero, magpapalinis na rin ako ng, excuse na rin yan na magpapalinis ako ng paa. Kasi the last time nagpalinis ako ng paa, guys, my God, October pa ata yun. Last time nagpalinis ako ng paa, so yun, excuse na rin niya na magpapalinis din ako ng paa. Bukas, sabi niya ganun, kukunin daw siya ng friend niya, pipick upin daw siya ng friend niya kasi may, may book club ba? I think book club. So sabi niya, Wednesday mo na lang ako dalhin doon sa nail salon. Sabi ko, don't worry, sabi kong ganun, I'm available to take you to the nail salon. Sabi niya, okay. Kasi bago lang siya nagpagupit the other day. Sabi naman niya, yung gupit ko, ayaw ko. Hindi kasi ako dinala ng anak ko doon sa favorite ko na na salon. Sabi niya ganun, tignan mo tong tignan mo tong haircut ko. Pangit-pangit, sobrang exist. Ay, ang kulit na ni grandma. Ganun siguro pag matanda na talaga, guys, no? Nagiging makulit. Parang yung yung isip ba is bumalik na pagkabata. Hi guys! Maingay yung aircon namin. Yung basurahan, hindi ko pa siya nakuha. Kakarating lang namin, guys. Sinundo ko na yung dalawa. Si Brianna is from Kumon. And then si Liam sa school niya. May ako na kunin yung basura namin. So, ito guys, kabili ko ng konti sa Ross. And then, look at this, guys. Samsonite. Hatpanghan carry namin. And, nag-grocery din ako ng konti. Ayan. Bakit nag-away na naman yung dalawa? Parang narinig ko si Liam. Nag-ano na naman. Dinner namin. Na-miss kong kumain ng ganito, guys. Rotisserie chicken ba? Yan, na-miss kong kumain yan. Hindi na ako nakapagluto. Kasi nga, the basic. And I got this for the kids. Fish. And grapefruit. And may mangga ako nga, guys. Ayan, mura ko siya ngayon. Tag 99 cents yung isa. So, hindi na natin i-ano yan sa peso, no? And broccoli, and then vegetables. May chili yung humirit ng ganito. And then, kailangan kong ahoy. Tumawag si Brian, naputol. Ito. Juice. Magluluto na ako ng dinner namin, guys. And i-close ko na yung vlog ko. And thank you so much for watching. And see you sa sunod na vlog, guys. Ready na kaming uuwi. See you soon, Pilipinas.